Naku bayan, good morning po, Erwin Tulfo again at your service. Today is Wednesday, 22 po ng Nobyembre 2017. Welcome and good morning. Ito na naman po ha, maganda umaga po muna sa inyong lahat, wherever you are guys ha. Kung kayo ho ay na-stuck sa traffic because of the traffic, pasensya na, good morning na rin. Tune in para kahit papano ay maaliw kayo for a few minutes at makalimutan nyo yung traffic. Yung mga kababayan natin sa iba yung dagat naman at this point, magandang umaga din and welcome. Thank you for joining. Morning, good morning. Yung mga taga Middle East dyan, madaling araw. Yung mga taga Estados Unidos naman, ha, sa New York, sa East Coast, Canada. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sa California, magandang hapon. Of course, Australia, magandang tanghali na po dyan sa inyo. Dito naman po sa Southeast Asia, magandang umaga. Anyway, wherever you are guys, whatever you're doing, magandang umaga po. Erwin Tulfo, nakasombrero lang ho, medyo bad hair day po ngayon. Anyway, pag-usapan lang ho natin, yung pag-uusapan ho natin mamaya sa radio, sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Ano po? Ito po yung mga topic natin. Unahin na po natin, ha? Nagre-reklamo yung liberal, nagngangaw-ngaw, yung pagsasampa daw ng kaso kina dating Secretary Abaya, Secretary Marojas, sila Secretary Purisima, Butch Abad, nandiyan pa si DPWH Secretary Singson, halos lahat po ng cabinet members ni Pinoy kasama dito sa plunder at graft case. Na isinampa po ng Department of Transportation sa Ombudsman. Ngayon, ang sabi po ng mga mambabata, siyempre ng mga kakampi nila, ng mga liberal, politically motivated, politika daw. Hindi po, okay? Paliwanag ko lamang ho sa inyo, it is not politically motivated, Your Honor. Isang senador ho dyan, nagre-reklamo. Sir, kung titignan ho ninyo, ang unang nagsampa po ng kaso laban kay ni Abaya ay hindi po gobyerno. Ang nagsampa po yung grupo ng bayan, sila Renato Reyes, sila grupo po nila, sinampahan po nila ng graft cases and corruption dahil po doon sa kinuhang maintenance provider na buri, ay palpak. Ilang bilyon yung ginasta, Sus Maria Josep, Diyos ko po naman, sobra-sobra ho, pero sira, wala ho nangyari, hindi man lang napapalitan ng pyesa ng mga original. Yun kaya sinampahan ho ng militanteng grupong bayan, yung mga kasamahan ninyo, sina Abaya, Senator Franklin Drilon. Pagkatapos, after that, the following day, nagsampa po ang kaso ang DOTR, ito sinagsama-sama na sina Marojas kasama na diyan, Abaya, Butch Abad, sila Defense Secretary dati Gasmin, sina DPWH Secretary Kunay Vance ang kinaso. Bakit kanyo? Yan ho, yung kagaya yung pag-import ng kahapon ko pa ho sinasabi, yung pagbili ho ng bagon, ha? Kung naalala ho ninyo, nagmayabang yung lekat na gobyerno ni Pinoy dati. Naparating na yung mga bagon, hindi na masisira, etc., etc. Di ho ba bago maghalalan yun? I think that was 2015. Ha? Kinunan pa ng media, nagpatawag sila ng media, ng mga TV, kinunan pa. Para naman tayo mga tanga na, wow, laway na laway tayo. Wow, mga bagong bagon ito. Oo, ang ganda na nito. Sus Maria Josep, alam nyo ho ba, ilang bilyon yung lekat na bagon na yun? Ay, hindi ho magamit, nandyan lang ho nakaparada sa terminal ng MRT, ha, doon sa kanilang motor pool. Bakit? Hindi po kasi raw tugma yung signaling system sa main control ng MRT at saka doon sa MRT mismo yung bagon, hindi tugma, hindi magkaintindihan, ika nga. Yun ho ang problema. Palpak yung binili ng mga gago. Oh, alright. So, ayun na. Tapos, kinasuhan yung karamihan ng mga miyembro ng gabinete ni Pinoy. Kasi connivance nga ho eh, di ho ba? At itong sinasabi ni Senator Drilon na
tumahimik na ro ang DOTR, ha? Maghanap na lang daw po ng ikang solusyon sa problema. Tama, hinahanapan, Senator Drilon. Pero somebody has to answer. Kailangan ho may managot sa kapalpakan na ito. Hindi naman ho pwedeng sagutin ng administrasyon na ito dahil hindi naman po sila kumuha ng maintenance yan. Kung kumuha sana ng maayos na maintenance, yung dating maintenance provider, ha, wala naman pong problema yon. Inalis nila Abaya, nila Rojas, kung bakit hindi ko ho alam. Ha? Yung Sumitomo, ang ganda-ganda ng takbo ng MRT, walang kaproblema, hindi nasisira. Medyo mahal nga lang, pero napakaganda. Hindi ho nagkakaproblema. Pinalitan ng mga OGAD, panahon ni Pinoy, ha? Pinalitan itong buri na ilang bilyon. Okay? Kung bakit, hindi ko po alam. Kung sasabihin nila na para makasave ang gobyerno, paano nakasave na ang gobyerno sa lekat na mas mura, pero in the long run, ito na nga, ha? Ito yung perwisyo ngayon, Senator Frank Drilon. Ha? Nakasave yung lekat na gobyerno ni Pinoy ng ilang bilyon, pero ito ngayon ang problema. How can you say save ang perwisyo ngayon, ang tama yung taong bayan? Ha? So, ito po yung kaso ngayon na plunder and graft laban po sa mga opisyal na ito. Alright? At saka, kung noong una pa lamang, ha, inayos na yung maintenance. Kasi tignan po ninyo, yung MLRT1, yung biyaheng Caloocan hanggang Pasay, hindi naman ho nagkakaganito, di ho ba? Hindi naman sira araw-araw. Hindi naman naiiwan ng bagon. Yung LRT2, yung takbong Marikina hanggang Recto, hindi rin po nasisira. Ang tangi nasisira lang lagi, itong MRT3, yung biyaheng North Avenue hanggang yung takbo ng EDSA, laging sira. Bakit? Ipinalitan po yung maintenance provider eh. Nananahimik yung Sumitomo na maintenance provider. Yan nga yung kinagtataka rin ni Senator JB at saka ni Senadora Grace po. Bakit pinalitan? Hindi masagot-sagot po yan. Panahon pa po ni Pinoy yan, Senator Franklin Drilon. Panahon pa po ni Pinoy, alright? Wala pong makasagot sa Senate inquiry noon, di ba? Kaya sa sinasabi mo na this is political motivated, how can this be politically motivated? Eh panahon pa po ninyo, nagre-reklamo na po si Senadora Grace po, nagre-reklamo na po yung kanyang komite, transportation, public service, nagre-reklamo na. Napalpak yung LRT ay yung MRT. Now you're saying na politically motivated. No sir. At politically motivated bayan, galit kay Duterte, how can it be politically motivated? Nakikita kasi, ha? And it is time, the right time, now is the time na idemanda itong mga Judas, Hestas, Barabas na mga kasama ninyo sa liberal. And na sinasabi mo, how can it be plunder? Sir, 50 million ang plunder. You are questioning them. Billion po, sir. Sabi niya, I'm sure they did not make 50 million. Paano po ninyo nalaman? Kasama po ba kayo sa bidding? Eh, dyan ho kayo sa Senado. Doon ho sila sa DOTC. Nag-bidding ho yan. Eh, baka hindi ho kayo nabigyan. Kaya hindi po ninyo alam na may 50 million kumita yung mga yan. Billion po yun, sir. Kahit lahat pa ng miyembro ng gabinete bigyan ng 50 million, sobra pa rin. Ang plunder, 50 million and above. Oh, papangunahan ho ninyo yung korte, sabihin nyo na hindi kumita ng 50 million bawat isa. Paano ho ninyo nalaman? O sige nga. Ang question natin, common sense sir, common sense. I will ask you a question. Bakit mo papalitan yung maintenance mo, ha? Walang iniwan po yan, meron kang maintenance na, meron kang mekaniko para sa sasakyan mo na magaling. Ha? Pinapalitan niya yung pyesa, pag yung sasakyan mo, eh, dahil yung sasakyan mo bulok na, uluma na yung kotse mo, papalitan niya yung mga pyesa, alam niya, kabisado niya na, kahit nakapikit siya, kabisado niya na yung sasakyan mo. Bakit mo suddenly papalitan yung mekaniko mo, kukuha ka ng hindi mo kilala, yung naglalakad-lakad lang dyan. Ha? O yung nakita mo na nakapaskil dyan sa mga puno ng nyug, mekaniko. Bakit mo kukunin when in fact you already have a mechanic that's a very good mechanic? Na alam mo, pag iniwan mo dyan, gagawin yung mekaniko mo yung trabaho. Ha? Papalitan niyo yung dapat hindi ka niloloko.
Papaan, bakit mo papalitan ngayon? Kukuha ka ng hindi mo kilala. Eh, common sense, sir. Common sense, gusto makatipid. Paano makatipid? Ha? Makatipid sa pagbabayad dahil mapupunta sa bulsa ng mga kasamahan mong liberal. Ha? Ganun lamang ho yun. Sus naman kayo naman, sir, o paano na yung mga inuuto-uto ang taong bayan? How can that be? Ang ganda-ganda ng performance na Sumitomo. Hindi nagkakaproblema, sir. Ha? Medyo mataas nga lang yung singil. Pero okay na kayo. Which do you prefer? Bayan. Magbayad kayo ng medyo mahal, pero garantisado naman, hindi nyo ibabalik yung sasakyan nyo ng parehong sira, lagi nilang sira. Or magbayad kayo ng mura nga, na parang libre na lang, pero balik ng balik yung sasakyan mo sa shop na yon. Of course, doon ako sa medyo may kamahalan. Garantisado, may warranty. Itong buri, ewan ko sa hinayupak na ito, kung saan napulot nila, abaya nila, Marrojas, itong demonyong kumpanya na ito. Ay dapat lamang ho talagang kasuhan, Senator Drilon. At saka hindi po politically motivated yan, mga liberal. It is not. Panahon pa po ni Pinoy, iniimbestigahan na po yan ng Senate, hindi lang madiin-diin ni Senadora po, nila Senador JB, kasi nandiyan kayo nakapaligid, ha? Frank Drilon. O ngayon, wala na sa pwesto yan, o ay sinampahan ng bayan. And it was the group ng bayan, ha? Ang nagsampa ng kaso una, kaya hindi po politically motivated ang bayan, hindi kaalyado ng Duterte administration, sumunod lang ang DOTR ngayon, for your information. At saka tama lang ho panagutin. I mean, nakikita na ho natin ang problema, hindi mo pa papanagutin, Senator Drilon. You'll just allow it like that. Sabi niyo, okay na yan, maghanap na lang kayo ng solution. I agree. Hanap ng solusyon, tama na yung ngak-ngak, pero somebody has to answer. Somebody should be held responsible, di po ba? And sino ito? Sila Abaya, sila Rojas, because it was their time, inalis nila yung magandang maintenance provider Sumitomo, pinalitan nila ng buri, mas mura daw, yet billions pa rin ang halaga. What? 6 billion? 4 billion ba yun? Tapos sasabi mo, hindi sila kumita again. How did you know? Nasa bidding ka ba? Mari Jose, ha? Nandoon ka ba nung nagkaroon ng negotiation? Ay, Diyos ko po naman, sir. Hinay-hinay, preno-preno muna, sir. Ano po, preno-preno ho muna tayo bago ho tayo magsasalita. Yan po bayan ang isa sa pag-uusapan natin mamaya. Ano po, isa pa hong pag-uusapan na pinag-uusapan na sa kataas-taasang hukuman yung war on drugs ng Pangulo. Kini-question, may kumikwestiyon na grupo raw dahil ang dami nang napapatay. Sabi po ni Justice, Associate Justice Leonen, ha, mukhang illegal daw. Ganun na rin si Justice Carpio, illegal daw yung war on drugs. Your Honors, Sir, I think it is moot and academic, ha, kung didinggin nyo ang kaso na ito, because wala na po sa PNP yung war on drugs. It is now with PIDEA, di po ba? Kaya kung kikwestiyonin po ninyo ang PNP, tapos na ho eh. Siguro pananagutin na lang yung mga kulukoy na sabit, pero stopping war on drugs, ha, from the PNP, it is now with the PIDEA, sir. Okay? Pero anyway, kung ang inyong layon ay totally tigilan na po itong war on drugs ng gobyerno, abay aalma po mga kababayan ho natin, your honors, mga sir. Eh kasi marami hong kababayan natin gusto po itong war on drugs. They like the war on drugs. Baka gusto ho ninyo, magtingin-tingin po kayo, your honors, dyan po sa SC. Sa social media, makikita po ninyo, you will see yung reactions sa mga kababayan natin. They like the war on drugs. As a matter of fact, karamihan nga po, they want it back to the PNP. Medyo marahas, alright? Pakitingnan lang po ninyo, Justice Leonen and Justice Carpio, yung inyo po mga social media, mag-scan through Facebook, Twitter, Instagram. Tingnan po ninyo yung reactions, lalo na po sa Facebook. Their reactions on this war on drugs. Pero sir, syempre, hindi natin pwedeng pakialam yan. Yan po, dinidinig po ninyo ngayon. Alright? Ay kami ho ay magsa-sideline dito lang po. Makikinig po kami. Ha? Ang tabayanan ho namin. Pero ang punto ko lamang po dito, pinag-uusapan, since pinag-uusapan na rin ho ito, mga kababayan ho natin, they appreciate this war on drugs. Kaya sinasabi ko lamang po is, kung ito ipapatigil ho ninyo yung sa PNP, tigil na po, tapos na po, wala na po, nasa PIDEA na, alright?
But the president is contemplating of giving it back sa police. Kasi nga po, since nung inilagay po sa PDEA, PDEA is doing its job. Ano po? Talagang dami pong nahuhuli. Almost every day may huli, ha? Na mga tao, na mga addict, na mga pusher, na mga user. Pero naman, napansin po ng gobyerno kasi tumataas po yung heinous crime, sir. Kagaya po nung na-rape na tigabangko, ano po, yung 8 years old na bata, sus Marisip, yung mga tiga-jensan, yung mag-boyfriend, pinatay pati yung boyfriend niya, ni-rape yung girlfriend niya, sus Mariosep, sir. Madami po, since 1 month after nung alisin na po sa PNP, ang daming mga heinous crimes, sir. Puro rape. At saka, and it turned out, puro mga addict ang yung mga nangre-rape, sir. Alright? I'm not trying to justify, ha? And saying na kailangan patayin po ito. I'm not saying that. Pero the thing is, I was just wondering bakit tumataas po, ha? Mukhang ang naiintindihan lang po kasi, sir, ma'am, ng mga addict na ito, ha? Yung kinakatakutan, ay yung dulo ng baril, yung oplantukhang. Otherwise, nandiyan o, para ho mga Dracula, para mga vampira. Since wala hong nagbabantay, gabi na, ay lumalabas na ulit, naghahanap ng biktima. Pero kung alam nila meron pong oplantukhang, nasa bahay lang yan, pipirmes. Ano po? Yan din po, isa sa pag-uusapan ho natin mamaya. Ito pong sinasabi po ng dalawang maestrado sa kataas-taasang hukuman na illegal daw po ang mga drug raids. At may petisyon na itigil na totally ang war on drugs na Pangulong Duterte. Payag ba kayo, bayan? Yan po ang tanong namin. Isa pa ang pag-uusapan natin, medyo kahit papano umuusad na ng konti, konti lang, itong petisyon ni dating Senador Bongbong Marcos, yung recount niya po, ha? A few weeks ago or last week, nagpalabas ang Supreme Court na nangangailangan ito ng 60 katao para tulungan sila dito po sa recount. Nandiyan po yung mga taga-bit-bit ng balota, taga-bilang, taga-record, etc., etc. Kahit papano po, mukhang mauumpisahan na. Sana nga lang, dalangin lang ho natin, umpisahan na nila ngayon taon. Huwag nilang umpisahan next year. Ano po? But anyway, having said that, mamaya po, yan ang mga pag-uusapan natin, bayan. And thank you for tuning in. Thank you for listening. Yan po ang ating topic mamayang alauna, right after po doon sa nationwide news namin ni Weng de la Peña. After that ay yung Erwin Tulfo Live. Meron din po tayong itanong mo sa Dalubhasa. Mamaya po, abangan ho ninyo. Marami po nagpadala sa akin ng mga sulat po sa itanong mo sa Dalubhasa. Maraming salamat po. I'll see you later. Good morning.